Welcome back sa channel. Kung bago ka dito, ako si Wesley. At pag-uusapan natin ngayon kung bakit pwede ka na maging masaya sa kung anong meron ka ngayon. At itong mga dinedeserve natin sa iba na wala sa atin ay dagdag na lang na pampasaya. Or maybe hindi na talaga natin somewhat kailangan. Naisip ko itong pag-usapan ngayon dahil kung mapapansin mo yung mga nasa paligid natin, may mga gamit sila na wala tayo, mas marami silang kaibigan kaysa sa atin. Magtataka ka na lang kung bakit ganito yung nangyayari sa bansa na kung saan tayo pinanganak. O bakit ang unfair ng mundo ko o mo. Yung concern natin sa mga ganitong klaseng bagay ay nakakapagbibigay sa atin ng kaalaman at turo sa kung paano tayo kikilos sa mga susunod na pangyayari na parang dati naging masyadong open sa mga tao at dahil doon nilayon ka nila o bakit sa kabaitan na ginawa ko para sa bansa, sa mismong pamumuhay ko, ito lang yung kinikita kong pera samantalang yung ibang pinanganak na mayaman, parang ang sarap ng buhay nila kumpara sa akin na masipag. Dahil sa panahon natin ngayon, ang dali na lang malaman na yung kaklase mo sa high school, umaasenso na ngayon, umaangat sa buhay, samantalang ikaw nandyan ka pa rin, o natatakot tayo na mag-take ng risk dahil doon, nagsisisi tayo na hindi natin ginawa, o kahit sinubukan man lang na i-take ito. Now, sino ba ako para pag-usapan itong mga to? Ano na ba yung mga na-experience ko sa buhay para magkaroon ako ng karapatang i-discuss to sa inyo? Pero instead na isipin natin na mas malala itong problema ko kaysa sa buhay ng iba, imbis na magpalalaan tayo ng mga pagsubok na dinadaanan sa buhay, which is hindi matatapos, dahil may kanya-kanya tayong perspective na mahirap, like pwedeng para sa'yo, mababaw lang yung bagay na yun at mas mahirap itong pinaproblema mo ngayon. Pero sa kanyang perspective, baliktad. Pwedeng iniisip niya na wala ka sa posisyon niya para maliitin yung dinadaanan niya ngayon. Kung palagi natin ito iisipin, talagang titindi ang problema dahil hindi makakatulong sa overall well-being natin yung mga ganitong thoughts. Kaya magre-result na parang ganito na lang palagi buhay ko at nakakalungkot yun. Or at least para sa akin. So, anong dapat ko idagdag sa buhay para maging mas masaya ako or at least ano yung kailangan kong gawin? Wala tayong idadagdag dahil ayun na nga yung goal ng topic natin ngayon. Pero meron tayong gagawin at mga onting babaguhin para masabi naman natin minsan na kahit sa gitna ng problema, ay, andali lang pala maging masaya. May isang branch ng philosophy na pag-uusapan natin ngayon at ito ang stoicism. Para sa mga nakakaalam, good for you. Siguro alam nyo na kung saan iikot tong topic, pero para sa mga hindi pa, itong video ay sakto para sa inyo. Pag sinerch mo yung word na stoicism sa Google, ang unang lalabas dyan ay ito. The endurance of pain or hardship without a display of feelings and without complaint. Kung titingnan mo to in a flat perspective, yung harap lang, yung mismong nakasulat lang, pwede mo sabihin na, teka, hindi ko pwedeng i-deny na mahirap kami at masaya lang parang wala. O may karapatan ako dito, kailangan maging tama to. O pwede rin, ito na ngayon nangyayari sa atin pero wala kang reaction. Ang cold mo. Tapos bigla kang nasampalin. Tayo mga tao, i-deny man natin, mga emotional type na species tayo. Kahit ako, nalulungkot ako sa mga bagay na nakakalungkot at naiinis sa mga bagay na nakakainis. Which is obvious. Dahil ganun tayo eh. Natural response natin yun. Hindi mo pwedeng i-expect na ang isang anak hindi malungkot kapag namatay ang magulang niya. O maging masaya ka kapag iniwan ka ng taong mahal mo. Walang ganun. Pero sabi ni Epictetus, happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within your control and some things are not. Dapat malaman mo kung ano ba talaga yung mga may control ka sa buhay at ano yung mga wala. Nagde-drive ka papunta sa trabaho at nag-traffic. Walang paninigaw sa coaching nasa harap mo ang papaandar ng dali ng trapiko. Walang inis sa prof dahil lumabas sa exam yung hindi naman niya diniscuss ang magbabago sa nakasulat sa test paper mo. At kahit subukan mo pa, hindi mo mapapagusto yung crush mo na ayaw sa'yo. May mga bagay na wala tayong control. Usually, yun yung mga panglabas. Pero yung part na palagi tayo may control ay yung sarili natin. So ngayon, ano yung pwede kong gawin para madala ko yung sarili ko sa saya na hinahanap ng sarili ko? Hindi ko masasabi lahat ng aral na nandito dahil malaking preso ng philosophy. Pero meron akong limang nakita na pinapractice ko at pwede mo rin akong sabayan dito. Ayon nga sa sinabi ko kanina, meron tayong dalawang bagay na dapat bigyan natin ng kahalagahan. Yung una, yung mga bagay na may control ka at yung mga wala kang control. Ako, isang akong tao na gusto ko maayos lahat, nasa lugar lahat. Siguro pwede mo sabihin na perfectionist yun, pero ayaw ko i-label sarili ko ng ganun dahil hindi ko feel na dapat ganito ako dahil may mga bagay sa mundo na kailangan mong tanggapin as it is. Pero sa kilos ko, ayun yung parang napaparating ko. Until nung na-discover ko to na hindi lahat dapat kinaiinisan. Di lahat, pwede mong itama. At in the end, ako lang yung napapagod na nasa isip ko, ginagawa ko to eh para maging maayos ang lahat. Dahil nakakapagpahinga utak ko or at least sa akin kapag
maayos na lahat. Baliktad ang nangyayari dahil I spent too much time na mag-burst out, pero ang nagiging outcome lang talaga ay pinapagod ko lang yung sarili ko. Wala tayong magagawa kung bumagyo man at nahihirapan kang mag-commute o pinagalitan ka ng prof mo dahil mali yung ginawa mong assignment. Tapos na yun, di mo na makokontrol yun. Ang pwede mo na lang kontrolin ay yung sarili mo, yung reaction mo. Pwede kang mainis o pwede kang huminga ng malalim at sabihin sa sarili, hindi to worth it para kainisan ko. Hindi to worth it ng oras ko. I deserve better than this. Si Seneca ay isang philosopher. Isa siyang mayaman advisor at sinasuggest niya minsan na subukan naman natin i-practice yung kahirapan. Paano yun? Kumain ng onte, isuot yung mga pinakaayaw mong damit, iwasan yung comfort ng higaan at ng bahay at tanungin ang sarili kung ito ba yung kinaayawang kong pamumuhay? Ito ba yung iniiwasan kong mangyari sa akin? Minsan sa sobrang ayaw natin mag-fall sa buhay, yung focus natin ay nandun na lang sa success. Maganda to, pero at the same time, medyo hindi. May mga tao na sobrang goal-oriented, sobrang prepared para sa success, na nakakalimutan na nila na nasa reality lang sila. Yes, totoo ang success. At lahat ng tao pwede maging successful sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na aalisin mo na sa thought mo yung existence ng kahirapan, yung existence ng failure. Like for example, sa klase, tamad ka. Pero ngayon, gusto mo na pagbabago kaya sobrang nag-review ka para sa exam bukas para tumaas yung grade mo. So yun, nag-exam ka and after checkan yung exam, nakita mo na ang baba ng scores mo. Dalungkot ka, samantalang yung mga klase mo na mababa scores din, ang saya nila, pababaan pa nga sila ng scores eh. Maganda mag-desire ng magandang buhay. Maganda mag-desire ng mataas na grades. Pero huwag natin kakalimutan na ang failure, part din yan ng success. At ang mga tao na may pinakamaraming failure, usually sila pa yung mga nagiging pinaka-successful sa buhay. Choose not to be harmed and you won't feel harmed. Don't feel harmed and you haven't been, sabi ni Marcus Aurelius. Let's say na ikaw magaling ka sa larangang to, example sa math, tapos may tinututor ka pero ayaw niya makinig. Di siya nakikipag-cooperate at tinatamad siya magpaturo. Pero instead na mainis tayo at pahirapan ang buhay natin sa pagsasaway, pwede rin natin sabihin na, ay, maganda to. Papapractice ko pahabain yung pasensya ko dito. O okay na rin to, at least matututo akong mas intindihin ng ibang tao. Ang isang trend, maraming parts yan. Hindi porket mukhang problema tong nasa pangharap, wala na tong dalang lesson o pag-improve sa sarili sa likod nitong trend na nakikita natin. Medyo connected to sa una dahil pipili ka lang sa dalawa eh. Magpapaproblema ba ako dito at iiwasan? O i-embrace ko to para may matutunan ako at para sa development ko? Choice mo yun. Si Marcus Aurelius ay mayroong pinapractice sa buhay na kung tawagin ay Plato's view. Ito yung paraan ng pagtingin natin sa buhay natin o sa pakikisig salamuhan natin sa ibang tao na parang in a third person perspective. Pwedeng may pinaproblema ka ngayon, marami kang ginagawa, marami kang iniisip. At dahil sa mga patong-patong na problema na natatanggap natin, nafe-feel natin na parang di na natin ito kaya dahil sa sobrang bigat nito o sa hirap nito. Pag napunta tayo sa point na ganito, subukan natin siguro tingnan yung buhay natin in a third person perspective. Kung ganun ba talaga kalaki yung problema ko o baka sa isip ko lang ito umiikot at di ko naman talaga kailangan pag-isipan ito masyado. Isa lang tayong maliliit na tao sa isang maliit na mundo na may dalang maliliit na mga problema. Maganda rin siguro maintindihan natin na lahat ng bagay ay nawawala. Lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary. May katapusan. Try mo ilista yung mga kinaiinisan mo ng sobra noon. Yung mga naaalala mo ng madali at kahit yung mga di mo masyadong maalala. At tanongin mo sarili mo, asan na lahat ng yun? Sabi ni Marcus Aurelius. Pwede mong isipin na mabigat yung problema mo ngayon na hindi mo na kaya. Pero kung tatanungin ko sarili ko, is it worth it ba na mag-alala ako dito? Is it worth it ba na magalit ako dito? Sasayangan ko ba talaga energy ko sa bagay na to? Na sa susunod na buwan, di ko naman na maaalala. At ang huli, death is there. It is not possible to live well today unless you treat it as your last day. Madalas nakakalimutan natin na limited lang ang oras natin dito sa mundo. Para sa akin, tuwing naaalala ko yung edad ko na parang time bomb, pero imbis na pababa yung number, pataas. Tuwing naiisip ko yun, parang naiisip ko na dapat di ako magsayang ng oras. Minsan sa sobrang pagmamahal natin sa buhay, nakakalimutan na natin yung kahalagaan ng endpoint nito. Mahalaga rin to dahil para sa akin, ito yung reminder ko na maging masaya. Maikli lang ang buhay. Siguro, ibigay lang natin mostly ang attention natin. Hindi sa mga nagpapastress o nagpapalungkot, pero more sa nagpapasaya at nakakatulong.
So, maraming salamat sa panonood. Medyo mabilis siguro tong video, pero medyo natagalan ako sa paggawa nito dahil sa pag-re-research. Pero kung nagustuhan niyo to, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para maging updated sa mga susunod na video. Bye!